Ito, ha? Pero bigay din natin yung ano. Kasi alam nyo, ang social media, marami talaga diyang scammer. Maniwala ho kayo. Meron kasing itong nauuso ngayon. Hindi lang naman to eh. Kasi itong mga promoter, ito yung mga nagpo-promote ng mga link. Okay? Yung mga pages na walang ano, walang mukha, ng mga nagpo-promote ng link, kumikita kasi sila pag kinlik mo yung link na yon. Napupunta ngayon yun, ina-advertise yung mga online boutique. Online na selling. Okay? Alam ko, ina-apply yan. Ibig sabihin, nag-a-apply sila bilang promoter nitong certain na... Meron pa nga sa, ano yan, sa mga reel, di ba? Facebook reel, TikTok, sa Instagram. Meron yan, yung magdi-discuss sila na... Sa murang 15 pesos, makakabili ka na ng ballpen. Ganun. Click the link. Itong ballpen na ito, pag binuksan mo ito, susulat ito. Oh. At pag sinarado mo, mawawala. Oh. Tapos, kung gusto nyo bumili o order, click the link. Oh. Pag click mo doon, dediretso doon. Pawat click ninyo at pag nag-purchase kayo, meron silang kita. Okay? Ngayon, ang ginagawa nila, since hot ang issue ng criminality, hot ang issue patungkol dun sa van, kuno, okay, van na nandudukot, kuno, ha, yung puting van, ginagamit na ngayon nila ito. Mag-iimbento sila, tapos ilalagay nila yung link. Or, totoong news of crime, tapos, para makita ang buong video, ilalagay nila yung link nila. Pero minsan, totoo yung news. Okay? Minsan, to see the full video, lalagay doon. Pag-click mo naman, ay, anak ng wedding, napunta ako sa Lazada o sa Shopee. O, totoo, di ba? O, ikaw naman. Alam nyo kung bakit? Ha? Hindi ito biro, ha? There is a psychological study na once nag-click ka sa isang bilihan online, mapapabili ka. Merong pag-aaral dyan. Okay, bakit ito? Halimbawa, same din o yan sa pagpunta ng mall. Punta ka ng mall, sabihin mo wala kang bibili, mag-window shop ka lang. Ang laki ng percentage na makakabili ka. Bakit? Nagpunta ka eh. Nandun ka sa physical location. Instead of wala ka dun sa physical location. It's the same principle in terms of the online. All we know, mali. All along, we know that there is Lazada and there's Shopee. And there are other online selling na ano. Alam natin nandiyan naman sila eh. Di ba? Alam mo natin, naka-install nga yun sa Facebook, ano natin, sa cellphone natin. Pero once nag-click ka dyan at nakita mo, even if wala kang planong bilhin o bumili, mapapabili ka. Okay? Yun po ang purpose ng mga link. Kaya ngayon may balita na gumagamit ng mga fake news, criminality, tapos ilalagay yung link na yon. Okay? But ang pinaka-point nun, kasi meron talagang trending pagdating sa criminality. Hindi naman pwede nating itago na yon. Kasi nga recently, di ba, nilabas na, pati na, mamaya mapakita ko sa inyo, kaya lang hindi ko nabubuuin. Ay, di, kahapon pala, pinakita ko na. Nakalimutan ko kagad. Tanda mo na ba, Natbay? Ulyaning ka na. O, ito, papakita ko sa inyo, ha. Andali, asa na yun? O, nawala na. Hula talaga. Wait. Ito. Mga kapatid, huwag basta-basta maniniwala at mag-share online na mga nababasa niyong post tungkol sa umano'y mga dinudukot at isinasakay sa puting van. Gawa-gawa lang daw yan ng ilang scammer na baka... Alam mo, matagal na yan, yung mga dinudukot na yan. Ha? For your information, matagal na yan, mga dumudukot. Pumunta kayo sa mga basketball court. Marami dyan dumudukot. Kapahamak nyo pa. Para hindi mabiktima, alamin sa report ni Brian Castillo. Popular now sa Facebook ang mga balitang tungkol sa kidnapping. Yan ang madalas na pinopost ng FB page na iGlobal News. 1,399 na ang nag-like sa page na yan at 2,718 ang nagfa-follow. Sa latest post nga ng iGlobal News, may caption na, "Puting van strikes again in different areas."
Nakaangkla sa classic na... Alam mo kung bakit? May problema din kasi itong Facebook eh. Honestly, even if hindi ka nag-like, nag-automatic minsan siya na nagla-like at nagfa-follow once lagi mong pinupuntahan yung page. O kaya lagi mong nakikita. Tapos, pag hindi pala pinupuntahan, binabasa. Halimbawa, meron kang binasa doon sa page na yon. Even if hindi ka nag-like, hindi ka nag-follow, nag-automatic yung account mo, nagfa-follow. Hindi katulad sa YouTube na sasadyain mo yung subscribe. Kwento ng puting van na nangingidnap umano. Sino ba namang hindi matatakot, di ba? Kung madalas kayo mag-scroll sa Facebook, malamang nakakita na kayo ng mga post na ganito. Nakalagay ang mga picture o screenshot ng umano'y insidente ng kidnapping sa isang lugar. May babala pa yan na kailangan ng magdoble ingat. Kasunod niya ng isang link kung saan mapapanood daw ang buong pangyayari. Pero pag-click, imbes na sa video, dadating ka sa isang online... Nairita ako dyan. Ano, bakit kaya pa kailangan i-blur? Napaka-obvious namang Shopee! Shopping application. Ganyan din ang iba pang post sa naturang Facebook page. Pati nga, ang isa sa mga report ng morning newscast ng TV5 na frontline sa umaga, ginamit ng iGlobal News. Pero ito ha, again, hindi ho fake yung news. Okay? Merong mga fake. Pero ito, hita mo, ultimong in-upload yung ng TV5. Oh, totoo. Kaya nga, very deceiving eh. Bakit? Tapos pag may makikita ka doon, click for the full video. Oh, minsan, yung mga manyakol. Huwag tayo maglokohan. Meron dyan mga manyakol na pag nakakita ng ganito, tapos sasabihin, click for the full video, click ka naman. Oh. At nilagyan ulit ng link sa caption. Hindi po konektado ang News 5 sa Facebook page na ito. Clickbait ang tawag sa pang-aakit sa user gamit ang nakaka-intrigang headline para i-click ang link ng isang webpage. Oh, matagal nang ginagawa yan. Meron nga dyan yung ginto. Alam nyo ba, yung ang ginto, na-discovery ng may Maharlika clan. May mga ganyan-ganyan sila. Tapos ikaw naman, tatanga-tanga ka. Masasabihin mo, wow, meron pala talagang pamilya ng Maharlika. Ata dapat ang Pilipinas mayaman. Alam mo ba, ang Pilipinas ay mayaman na? Mga ganyan-ganyan mga title, di ba? Alam mo ba na mababayaran na ang utang ng Pilipinas dahil sa ginto? Oh, intriguing ka naman, di ba? Mga ganong Matagal nang gawain ng mga YouTuber yan, yung mga fake news na YouTuber. Ang ginto, ang makakapagbangon sa daos-dos ng payubong Pilipinas. Mga ganong-ganon, di ba? Oh. Matagal nang ginagawa ng YouTube vlogger yan eh. Kadalasan niyang ginagawa ng ilan para dumami ang views at likes nila. Babala ng isang IT security analyst, mag-ingat sa mga clickbait dahil ginagamit din itong modus sa phishing o yung pagkuha sa mga personal mong impormasyon para gamitin sa illegal na gawain. Pwede nilang nagagamit nila sa pangahak sa'yo or minsan nagagamit din nila sa identity theft. Nakukuha nilang computer cache mo kung saan nandun yung mga information mo gaya ng bank details, mga information mo sa mga site na pinaglaloginan mo, mga password, gano'n. Na ginagamit din ng mga hacker na to sa pang i-scam or pagkukuha ng mga pera. Payo ng isang social media and digital rights advocate, huwag basta click ng click online at huwag daw magpadala sa emosyon gaya ng takot sa mga umano'y kidnapping. They're taking advantage of yung takot na yon para magkaroon ng mga phishing or disinformation attempt. Kasi pagka natatakot tayo, dito tayo pinaka-vulnerable. Mismong Philippine National Police na ang nagsasabi walang naitatalang kaso ng kidnapping gamit ang puting van. Ang PNP Anti-Cybercrime Division pinag-aaralan na kung anong pwedeng ikaso sa mga nagpapakalat ng ganitong ka-irresponsable. Alam mo, PNP, ang tagal na niyan eh. Sorry, pero ang tagal na ng cyber sa atin sa Pilipinas eh. Bakit ang every time kayo ay tinatanong tungkol dyan, pag-aaralan? Hindi ko sinasabi ngayon yan. Again, it's not the PBBM time. Even nung panahon pa ni PRRD, ang dami na ng issue na clickbait, false news, fake news.
ang laging sagot nila sa media, pag-aaralan, iimbestigahan, paulit-ulit na lang. Anim na taon yun ang pinag-aaralan at iimbestigahan ng gaga. Mula nung nausong social media, every time may issue online, ang sagot ninyong pag-aaralan, iimbestigahan. Ano, walang katapusang imbestigahan yan? Hindi, isipin nyo na maigi yan, ha? Noon pa yan. Again, hindi sa panahon ni PBBM yan, panahon pa ni PRRD. Marami ng scammer online. Anong laging sagot? Pag-aaralan. Pag-aani namin. Ang tagal! Ano ba? Ang hina! Siguro kailangan artista yung matarantado, ma-scam para talagang pa-actionan, eh, no? O di kaya vlogger. Pag-vlogger siguro yung na-actionan. Siguro naloko dyan si Ivana My Love. Baka siguro bukas ayos na yan. Bukas alam nyo na kagad ang perpetrator niyan. Perpetrator. Diba? Oh. Ay nako. Hindi, dapat ako ano eh. Kasi sabi nito isa, dapat problema yan ng Facebook. Dapat bigyan ng sanction ng Facebook. Tama ka dyan. Pero don't you know na ang ating cyber tulad ng NBI, PNP, meron silang kakayanan na kunin at alamin yung mga nagpo-post. Kasi nagpunta ako dati dyan sa cybercrime eh. They have, binibigay sa kanila ng Facebook yung information as long as there's a legit complaint. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Ang tagal-tagal na niyan, dapat matik na yan. May nakita sila, hindi na dapat mabalita yan. Dapat makita nila, o tingnan nyo ito, peke ito. Habuli na natin kaagad. Down na kaagad. I mean, in a matter of ano, idadown na kaagad. Ngayon, kung ayaw idown ng Facebook, that's the time, ihabla ang Facebook. Pero nagko-cooperate naman sila eh. According to may kinumplain kasi ako dati. Meron akong ano eh. Nawala rin naman nangyari. Hello sa mga nanonood dyan. Yung complaint ko, nasabi nyo, aalamin nyo kung sino yung mga nagbanta sa akin. Hello, sabi nyo, tatawagan nyo ako. Anong pecha na? Tapos na presidente nating PRRD. Wala akong natanggap. Galing, di ba? You're the best among the West. Oh, hindi ko na lang papangalanan kung saan ako nagpunta noon. Alam nyo na yun. Oh, nanonood sila dito eh. Hello! Minabati ko kayo! Ata ba?